Diyan. Samantala, maraming pasahero naman ang stranded sa Batangas Port dahil pa rin po sa masamang panahon. May live report si Ian Cruz. Ian? Yes, Gigi, kagabi nga itinigil ang biyahe sa Port of Batangas dahil sa bagyong Nona. Sa pakikipag-ugnayan ng GMA News sa Philippine Coast Guard Batangas, alas 8 pa kagabi nang itigil ang mga biyahe. Nasa 728 pasahero ang naitalang stranded kanina. At ang iba nating mga kababayan ay sa labas ng pier, nagpalipas ng magdamag. Isang grupo nga na nasa higit 100 ang bilang ang papunta sana ng Puerto Galera para doon mag-Christmas party, pero dahil walang biyahe, sa Pansol Laguna na lamang daw ang kanilang plan B. Habang ang mga ibang stranded na ispalam sa kanilang mga kaanak na maayos naman yung kanilang kalagayan. Samantala, sa ating nakuha informasyon mula sa Coast Guard Southern Tagalog District ay higit 2,000 na ang stranded sa Calapan at Pinamalayan ports. Sa Mindoro, 65 naman ang stranded sa Southern Quezon at 68 sa bahagi ng Romblon. Nag-ikot din kanina, Jiggy, yung mga taga-Batangas sa Port Police para payuhan ang lahat na lisanin ng pier dahil maaring sa Huwebes pa maging normal ang biyahe matapos nga ang pagdaan ng bagyong Nona sa Batangas, Jiggy. Tsaka yun nga, no, Ian, kung pagbabasayan yung forecast ng PAGASA ay may posibilidad na mag-landfall pa sa Mindoro itong bagyong Nona na ito. So paano yung mga kababayan natin ina-advise na pauwiin muna? Oo, Jiggy, pinauwi muna sila, no, sapagkat Lunes pa lamang ngayon at baka nga daw Huwebes pa mag-normalisa. So medyo matagal-tagal, no, lalo na kung may edad na, no, tsaka yung mga bata ay mahihirapan talaga kung doon lamang sila sa mga sasakyan o sa gilid ng kalsada nagpapahinga ng magdamag para nga pumila sila doon sa Roro, sapagkat ang sinasabi naman, Jiggy, ng iba, ayaw nila na umalis doon sa kanilang pila sa Roro dahil pagka naman nag-resume yung mga biyahe, eh baka naman daw sila yung matagalan sa pagsakay dahil sa dami ng mga tiyak na pipila at ahabol doon sa Roro, Jiggy. Maraming salamat, Ian Cruz.